So ito nga si Steph Curry ay nagtala ng 62 points sa laban nila dito against sa Portland Trail Blazers. Sa first quarter pa nga lang, itong si Steph Curry ay nagtala na ng 21 points kaagad. First quarter at meron nga silang 3 point lead nun. Tapos sa second quarter, 10 points na nga kanyang tinala. Matapos naman nun, sa second half, meron siyang 17 points sa third quarter at padating sa fourth quarter, meron siyang 14 points. So nagtotal ngayon ng 62 points. Career high ngayon bago. At career high din sa bagong arena ng Golden State Warriors na Chase Center. So classic duel nga ito. At kalaban niya si Damian Lillard. Talagang palitan sila ng tres. Naso nga lang masyado lang talagang mainit si Steph Curry para kay Damian Lillard. Malaki na nga ang lamang ng Golden State pero humahabol pa rin ang Portland Trail Blazers sa pangunan ni Damian Lillard. Pero kinapos nga sila dahil itong si Steph Curry ay hindi natigilan sa pag-score niya. So pinatahimik nga ni Steph Curry ang kanyang mga haters. Kung hindi nyo alam, no, sa NBA Twitter nga kung kayo ay napupunta doon, ay sinasabi nga ng mga NBA fans at ibang mga NBA players at ibang mga analysts na ito daw si Steph Curry ay na-expose ngayong season dahil wala nga siyang kasamang superstar sa kanyang team at hindi niya daw kayang buhatin ang sarili ng team nang wala siyang kakamping superstar. Kasama na nga dyan ang former player na si Channing Frye. Sinabi nga niya na sa isang quote na ito daw si Steph Curry ay kinakailangan na manalo ngayong season. Ibig sabihin ay madala niya ang kanyang team sa playoffs at mag-compete doon para ma-solidify daw ang legacy ni Steph Curry. So hindi ko alam doon kung kailangan pa ba ni Steph Curry ma-solidify ang kanyang legacy. Matapos na siya ay manalo ng 3 championships out of the 5 years and 2-time NBA MVP nga. So hindi ko alam kung kailangan pa ba ni Steph na i-solidify ang kanyang legacy. Sa tingin ko nga ay solidify na to dahil hindi lang naman yung naging tatak ni Steph Curry ay ang kanyang tatlong championship pati na rin ang kanyang MVPs. Kundi na rin na binago niya o ni-revolutionize niya ang NBA. Maraming ang nagsasabi at maraming naniniwala na binago daw ni Steph Curry ang NBA o yung paglalaro sa NBA. Dati panay layups and dunks mid-range. Ngayon, nang dahil nga kay Steph Curry ay ang mga NBA teams ay tumitira na at pinaprioritize na nga ang 3-point shooting. So naniniwala ba kayo na si Steph Curry ay binago ang NBA? Comment down below kung sa tingin nyo ay binago niya ito. So sa pag-score nga ni Steph Curry ng 60 points ngayon, siya nga na ngayon ang pangalawa sa pinakamatandang NBA player na umiscore ng 60 points. Ang unang-unang pinakamatanda ay si the late great Kobe Bryant. Kung natatandaan nyo nga noong kanyang last game, 60 points ang kanyang iniscore. So pumapangalawa nga lang sa kanya si Steph Curry. At ngayon, punta naman tayo sa susunod na headline. Ito nga si Marc Gasol ay grabe ang injury niya. Yung ulo niya nga ay humampas sa hardwood matapos na mapahol nga siya. Panoorin nyo. So alam naman natin kung anong klase ng material lang sa hardwood ng NBA court. Ayan nga ay kahoy o tabla. So kapag nabago ka dyan ay masakit nga talaga. Tingnan nyo nangyari kay Marc Gasol. Tumama nga siya at tingnan nyo ang injury niya. Parang nakipag-boxing nga siya dahil di ba ganyan ang mga natatamo ng mga boxingero kapag nakikipaglaban sila. So yan nga nangyari kay Marc Gasol ngayon sa laban nila sa Grizzlies. At sa pangatlong headline natin, ito ang si Kyrie Irving at si Kevin Durant ay natotroll nga. Matapos nga na mamintis nila ang dalawang potential game winners laban dito sa Washington Wizards. Nagkaroon na sila ng magagandang looks para ma-shoot ang game winner pero hindi nga nila yun na-knockdown. Kung natatandaan nyo nga, itong si Kyrie Irving ay nag-quote nga siya no sa off-season nung bago ba sila maglaro ni KD sa NBA na first time daw ni Kyrie Irving na sa kanyang karir na magkaroon daw siya ng teammate that can make a shot. Meaning, first time daw ni Kyrie na magkaroon siya ng teammate na clutch. Na clutch player. So, hindi considered na clutch si LeBron para kay Kyrie Irving. At ngayon nga, matapos na mamintis nilang dalawa magkasunod ang potential game winners, ay tinotroll nga sila ng mga NBA fans tungkol nga sa quote ni Kyrie Irving na ito. At para sa panghuling headline natin, itong si Paul George at si Devin Booker ay nagkainitan nga sa kanilang laban. Hindi malinaw kung ano bang naging dahilan kung bakit nagkainitan itong dalawa. Pero, nahuli nga ng camera ang kanilang pinagsasabi sa isa't isa. So, i-rephrase na lang natin yon dahil explicit words ang kanilang sinabing dalawa. Sinabi nga ni Paul George matapos na magkainitan sila ni Devin Booker na sit your ass down, you think you're tough. At sumagot naman dyan si Devin Booker na sinabi niya na soft ass boy. Alam niyo na ibig sabihin ng boy, mga sinasabi nila sa NBA. Pero matapos naman ang pagkakainitan nilang dalawa na yan,
ay wala namang technical na nangyari at walang ejection na nangyari. So tuloy pa rin ang laban at nanalo nga dyan ang Los Angeles Clippers sa laban nila na yan. Si Paul George ay may game high na 39 points. So mainit si Paul George na yan. Hindi lang mainit ang kanyang kamay sa pag-score, mainit din ang ulo niya dahil nakapagsagup at nakapagsagutan nga siya dito kay Devin Booker. So anyways, ayun lang ating mga headline o mga balita ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!